Good morning! Hi! Hi, Madlang people! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for... So... yung ticket is 10 dirhams. Nabayad ba? Oo. Pag pumasok ka doon sa glass house and cave, so dalawa na siya for 10. So where's the glass house? Inside. Inside the park? Yes. Ang ganda ng entrance entrance way nila kasi ito ay glass. It's back painted glass. So ito yung tinatawag nilang glass house. And yung sa loob niyan is puro plants na na-mentioned sa Quran. O, pwede kang bumili pala dito, girl, ng pagkain. Hi. Hi! Hi! You'll pay inside or here? Well, card. Ah, no card! You don't have? Metro card you don't have? We have cash. You go to cave also? Oh, one card is 10 dirham. Yes, you give money, I buy card for you, no problem. You go inside. What is inside? This tree is for Quran. Okay, yung mga halaman daw dito sa glass house na makikita natin ngayon ay lahat na mentioned sa Quran. Yung concept nila is like rainforest. May ma-feel ka na parang mist nang gagaling sa walls ng glass house. Some of them artificial. Ito is man-made. Hindi siya totoo. Man-made tree. Pero it looks real, kung hindi mo lang siya papansinin. Oh, thank you. I put for 20 dirham, now you go there, you put you punch. Thank you so much, okay, thank you. So basically, kung pupunta ka dito, hindi mo kailangan magdala ng cash, kundi null card. Anyway, mamaya pupunta tayo, bababa tayo sa baba para makita natin lahat ng names ng mga plants na nandito sa loob. It's nice. Maganda siya. Which is maganda kung pupunta ka dito, ma-educate ka kung ano-ano yung mga halaman na mention sa Quran. Ang kagandahan dito, hindi ka maiinitan or hindi mainit sa loob ng glass house kasi kung makikita nyo itong man-made na ganito, may AC na lumalabas, AC supply. Ano to? Mist din. Siguro para makontrol yung temperature sa loob ng glass house for the plants. That's cool. San Francisco. Alam mo to? Sabi ko. Amoy nga natin. Oo. Pero walang amoy. Sa atin meron. Ayan, inaamoy na. So may reference sila. Bawat isa or bawat plants na naka-mention dito, meron sila ring tanim. For example, if ito yung sesame, meron din silang naka-plant sa ganyang area. So ang kagandahan sa area na to, kung papasok ka dito sa glass house, it's only 5 dirhams yung entrance fee, pero kung gamit mo lang yung park, it's free. So mayroon silang running area. Pwede ka ring magbike sa loob ng 6 hectares na park. Malawak. And then the second stop na pupuntahan natin ay yung tinatawag nilang Miracle's Cave. Ano binibili mo? Tea. Asa? Actually, ginger tea binili ko. Oh, saffron tea. So magkano to? Ginger tea? Wait, I'll take a picture. Hold on. Yeah, Instagram, your company.
Yeah. Can I have also saffron tea? One saffron tea? Yeah, I want to try it, yeah. What is that? Gusto mong i-add yung... No need to pay me. So yung mga tao dito hindi to naka-tea, kundi naka-coffee. Okay, so this is my... Thank you. You're welcome, sir. Upo muna tayo. Anong pangalan nila, Uncle T? Uncle T. Tikman natin. Masarap daw. Healthy tea. Oh my goodness. Yeah, it's nice. Ito yung totoong ano to, no? Totoong olive tree to, no? Hindi to man-made. Ito, how about this? You cannot buy happiness, but you can buy tea, and that's kind of the same thing. May hugot, di ba? Oo, oh, may hugot, pero pili ka kaya ng iba pa. So, ang concept ng area na to na papasukan namin is, kung makikita nyo, happy sila. Mga kaibigan, eksena po ito sa Bible. Ito po yung hinati ng Diyos sa dagat para makatawid yung mga kaibigan nating Israelite kasama yung leader nila, si Moses. Yung sinabi ko? Oo. Naka-vlog yun? Naka-vlog. So ito na po yung cave. Malaki siya. Man-made na cave. Pero laki. Prophet Ibrahim regarding the birds. We want to take a video, but we only speak English while taking the video. Is that it's okay? Fine. Yeah, it's fine. It's okay. But right. See, because our videos is all going in Arabic, no English videos. Ah, here for the presentation. Yeah. Okay. But all right. Once we can talk. Yeah, no problem. It's okay. Right. Thank you. Because they're explaining it to us differently. That's why we clarified with you. What they said? They said that we cannot take the video if we will speak English while taking the video. No, of course you will not speak loud in loud voice, no, right? Yeah, okay. I think what they want to tell us is the presentation is in Arabic language. Yeah. So right. Thank you so much. Shukran. Thank you. So basically, yung nangyayari po dito is there is a presentation in Arabic language. Nasa loob po tayo ng cave, man-made cave, and then it's really nice. Pero ang presentation na ginagawa kasi nila is for Arabic language. So hindi natin masyadong maintindihan, but through the picture and through the presentation, yung story ng Quran katulad nung sa Bible natin. Ito hindi siya totoo na smoke, kundi projection light. So, kung makikita ninyo, may mga nakasulat na sa area na yon. And kung ano yung nakasulat doon, yun yung pinapalabas as a story doon sa projection. Kung makikita nyo dito, ang ganda ng pagkagawa ng loob ng cave. Mayroon mga stalagmite na makikita nyo. And then yung ilaw na ginamit nila, yan, nag-iba-iba siya ng kulay. It's really cool. Para kang nasa loob ng cave talaga. Totoong cave. So basically, yung napanood natin sa loob ng cave ay yung mga miracles na na-mention sa Quran, which is really interesting kasi may educate ka. Ito yung tinatawag nilang Arabic calligraphy na puno, man-made siya. Pero may wifi and pwede kang mag-charge ng iyong mobile phone. Thank you. Welcome, boss. Bye-bye. So guys, this is the end of my vlog today. Kung bago po kayo sa channel ko, consider subscribing and ayun po, click nyo lang yung notification bell
para ma-inform kayo pag meron akong bagong upload sa channel ko. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Kumatok ka muna naman. Hi, how are you? So what can you see here? Yeah, see. If you go ahead and give me, see flamingos. Can we go inside? No. No, only here? Yeah, we have another gate. You can see flamingos there. Flamingo? So this is the only window that we can hear the birds? Yeah. Oh. How can the birds tolerate this kind of weather? It's too hot. The birds are okay because they are protected. Protect them? Yes. With what? What do you mean from the human being? Mm. Ah. Nobody is harming them. So this is their natural house? Yeah. Walk, everything's natural. So what do they eat? Ito lang yung area na pwede mong tingnan ng mga wildlife. Mm-hmm. Ang sarap din manood nyo. Thank you, bye-bye. So ito yung tinatawag nilang Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. So yun lang yung area na pwede mong puntahan pag pupunta ka dito. Para siyang isang room. And then may windows, may telescope din para makita mo yung mga birds. The only thing I can see is my own silhouette.